Welcome back to my channel. Nalalapit na ba ang iyong admission interview? Pwes, kung malapit na, pag-usapan natin para guided ka at hindi ka na magugulat sa mga posibleng itanong ng dean, ng program head, or ng admission officer na mag-i-interview sa'yo. Siyempre, ang interview, nakaka-nervous na yan talaga. Especially, make or break yan eh. Ilang porsyento ba ang interview sa total score sa admission? Kasi merong admission test at meron pang admission interview. So, kailangan magaling tayo sa dalawang yun. Kasi yun ang magsasabi kung tayo ay tanggap sa kursong papasukan natin, sa paaralang papasukan natin, o hindi. Kaya kailangan galingan natin. Okay. First question, describe yourself, or introduce yourself, or tell me something about yourself. Sa tanong na ito, syempre, ibig niyang sabihin, ipakilala mo yung sarili mo. So, unang-una mong sasabihin, syempre, pangalan mo. Malinaw mo siyang sasabihin. Hi, good morning ma'am, good morning sir. My name is Jocelyn L. Gagalang. Huwag mong mamadaliin kasi unang-una napakahalaga ng pangalan mo. Okay, syempre ano pa ba yung mga katangian mo na may kaugnayan sa iyong pag-aaral? Ibig siyang malaman ng interviewing officer. 2. What do you want to be? What made you interested to take this course? Okay, so dito tinatanong ano ang ibig mong maging? Ibig mo bang maging guro? Ibig mo bang maging computer expert? Culinary expert? Ibig mo bang maging medtech, nurse, business expert, or ano? So malinaw mo siyang sabihin, okay? 3. Who are supporting your studies? So tinatanong dito, sino ang sumusuporta sa'yo? Sino ang gumagabay sa'yo sa pag-aaral? Bakit po itinatanong yan, ma'am? Kasi syempre, inaalam din namin sino ba yung kakausapin namin, kung may mga pa-meeting concerns, magulang mo ba o tiyahin mo ba? Or yung kamag-anak nyo na nag-aasikaso sa'yo kasi nasa malayong probinsya ang magulang mo. 4. What are your strengths and weaknesses? So, strengths and weaknesses. Ano yung mga kalakasan mo, yung good points mo? Ano naman yung mga kahinaan mo or weak points mo? So, syempre, sasabihin mo yan kasi inaalam din namin yan. Inaalam din ng admission officer or ng dean, paano ka ba namin higit na matutulungan. Tsaka ina-assess kung talagang nababagay ka doon sa kursong ibig mong kuhain. 5. In a scale of 1 to 10, 10 being the highest, what rating would you give yourself as a learner and why? So dito binigyan ka ng 10 bahagdan. 10 yung pinakamataas. Ano daw ang iyong ibibigay na rating sa sarili mo bilang learner? Syempre, huwag mo namang bigyan yung sarili mo ng 1 or 2 or 3. Masyadong mababa yun as a learner. Baka sabihin, ay hindi ka fit sa kurso na to kasi kailangan namin yung ang pagiging learner niya ay nasa number 7, number 8, number 9. And syempre, maghanda ka kasi may follow-up question yan. Pag binigyan mo ang sarili mo ng 10, hihingan ka niya ng paliwanag, bakit 10 or 9, bakit 8, bakit 7. So, hindi yung nagtatapos sa rating lang or sa numero. Kailangan meron kang pang-suportang paliwanag bakit iyon ang rating na binigay mo sa sarili mo bilang learner. Number 6, do you plan to be a full-time student or are you a part-time student? And of course, mayroon pa yung kasunod, why or where do you work? Pag sinabi mong part-time ka, saan ka nagtatrabaho? Syempre, inaalam din namin kasi minsan may mga schedules na pwede namang ayusin para medyo tumama doon sa schedule mo ng trabaho or baka gamitin modality ay asynchronous para i-upload yung video and then sa convenient time mo, mapanood mo yung mga lessons. So, mahalagang nalalaman namin yan. Kung full-time ka, ibig sabihin, yung kompletong units kukuhain mo or ikaw ba ay part-time student. Meron kasing mga kurso na talagang nire-require full-time student. Meron namang, pwede namang part-time. So, maging honest ka lang dito para higit kang matulungan ng interviewer. 7.
What is your opinion about joining sub-organization or co-curricular organization? Siyempre sa paaralan kasi, hindi lang naman academics yan. Meron tayo mga sub-organizations, yung mga club, English club, math club, dance club na sinasalihan. So, dito kasi yung learning, hindi lang naman yan nakukuha sa pag-attend ng klase. Mahalaga yung learning na nakukuha rin natin sa pagsali sa mga sub-organizations. So dito, kapag tinanong ka, be very honest, kasi ino-note yan para kung ano, doon kayo i-orient or doon kayo i-guide sa ibig ninyo na co-curricular or sub-organization. Number 8, what are your interests? What organizations have you joined or participated when you were in high school? So, ano daw yung mga nakaka-interes sa'yo? Ano yung mga bagay na interesado ka? At ano yung mga sinalihan mo nung nasa high school ka? Halimbawa, sumali ka ba sa leaders or sa mga student organizations na may kaugnayan sa leadership? Or sumali ka ba sa mga student organizations na may kaugnayan sa music? And so on and so forth. So, sabihin mo yan para malalaman din namin na, wow, pwede ka palang maging miyembro nito, pwede ka palang isama dito sa organization na to, halimbawa sa writers club or sa journalism club. So, mahalagang sinasabi natin yan. Kaya ang paghahanda natin dyan, i-recall natin, balikan natin nung tayo ay high school, ano ba ang position natin, ano ba ang ganap natin doon sa mga sinalihan nating club nung high school pa tayo. And syempre, minsan may follow-up question. Lagi tayong mag-ready syempre sa mga follow-up questions. Number 9, what were your achievements when you were in senior high school or junior high school? So, tinatanong namin to kung achiever ka ba. Kasi sa college, merong tinatawag na mga awards, dignity award, service award. Pwede ka bang maging athlete or honor student ka ba? Inaalam namin yan kasi syempre, kailangan namin kayong mag-guide, kailangan namin kayong mailagay sa tamang mga positions or organizations at kung ano pang mga programa. Number 10, do you have a health concern? Tinatanong din ito. Definitely, meron yung mga pinapapasa minsan ng mga medical, laboratory results. So, kailangan natin kumpletuhin yan. Kasi, especially sa ating physical education subject, inaalam kung meron tayong heart condition, mga iba pang kung sakit, may asthma ba. Kasi, syempre, inaalam natin yan para hindi na kayo ilagay doon sa mga gawain na makaka-trigger ng inyong asthma or ng kung anumang pagkakasakit. So, maging honest tayo at saka ipasa natin yung mga kailangang laboratory results. Number 11, how do you handle stress? So, of course, by nature, ang pag-aaral, sasabihin natin, ay challenging. Ang iba, sinasabi talaga nila, nai-stress ako. Pero, normal lang naman kasi yung mga challenges na yun kapag nag-aaral. Kasi syempre, ang inaaral natin, yung hindi pa natin alam. At dahil marami tayong subject, marami tayong asignatura, syempre nagkakaroon minsan ng pagkakasabay-sabay. So, dito mahalaga na masabi mo, how do you handle stress? Ikaw ba ay okay lang? Ikaw ba ay namamanage mo ng maayos yung stress? Paano ka mag-release ng stress mo? Nakikinig ka ba sa music? Mahalaga kasi yun. Dahil minsan, merong mga estudyante na bigla na lang hindi nagpapatuloy ng pag-aaral. Yun pala, sasabihin niya, hindi ko po kasi kayang pagsabay-sabayin na ipasa yung ganitong requirement. So, inaalam namin yan. Meron kasing mga kurso talaga na very demanding at saka marami talagang mga puyat moments dahil yung nature ng kurso itself, especially kung meron siyang board exam. Asahan natin na may mga puyat moments yan at talagang nandun yung tunay na challenge. Kasi kailangan syempre yung pag-aaral natin ay hindi lang pag-aaral kundi paghahanda na tayo ay pumasa sa board examination. 12, tinatanong din ito guys, how's your English communication skills? Specifically, if your course to take is in line with English, halimbawa, English major yan, tsaka education yan, or engineering, yun bang mga aklat niya ay talagang nasusulat sa English, plus ang medium of instruction ay English. So, napakahalaga ng ating English communication skills. Dito guys, chine-check din ito actually during interview. That is why, if the question is in English,
you have to answer in English as much as possible. Pakita mo na marunong ka mag-English, nakakaintindi ka ng tanong, at kayang-kaya mong i-express ang sarili mo sa English. Huwag tayong mahihiya, huwag tayong mag-aalindangan. 13. Are you a scholar? What is the nature and name of the scholarship? So, tinatanong din ito kung scholar ka ba? Ikaw ba ay scholar ni Gov? Or merong mga private entities na nag-sponsor ng scholarship mo? Meron din actually, naririnig ko ngayon yung barangay scholar. So, inaalam natin yun, nililista natin yun. Kasi ito yung mga talagang dapat mauna. Yung computation ng grades, hindi dapat magkaroon ng incomplete. So, sinusubaybayan natin itong mga to. Nang sa gayon, matulungan natin na ma-maintain yung kanilang scholarship. 14. Are you an honor graduate? Inaalam syempre natin yan kasi are you a potential candidate for cum laude, magna cum laude, or summa cum laude? So, we need to know kung valedictorian ka, salutatorian, and other honor na meron ka nung senior high school, ipaalam mo sa amin yan. Huwag mong kakalimutang ilagay sa form pa lang, lagay mo na siya, and then kapag tinanong ka, sabihin mo, kasi ito yung mga, sa experience ko, ito yung mga talagang nakaka-push hanggang sa college na either maging cum laude, magna cum laude, or summa cum laude. So, naipagpapatuloy, nagagabayan, at syempre, na-challenge. Number 15, guys, ito minsan yung napakahirap sagutin. Alam mo, ito yung minsan talagang hindi mo inaasahang tanong. Sasabihin sa'yo, why are you here? Why are you here? O, diba, paano mo sasagutin yung why are you here? Napakaraming sagot dyan, diba? But syempre, mag-formulate ka na ng sagot na napaka-meaningful at saka maganda sa pangdinig ng interviewer. So, why are you here? Siyempre, ang sagot dyan, pwedeng sabihin mo na the reason why I'm here is because I am determined to be successful someday. I want to be a degree holder and I want to achieve my dreams. Okay, so yun naman talaga ang dahilan bakit ka nandun. Hindi yung sasabihin mo na, eh tinawagan po kasi ako eh, eh may nareceive po kasi akong email eh, eh may nakaschedule po kasing interview eh. Huwag yung literal na ganun. Bakit ka nandun? Kasi isang hakbang yon para sa iyong college education. Kaya alam mo yun, maging assertive ka. I-formulate ng maayos yung mga sagot natin sa mga tanong na ito kasi hindi sila basta katanungan. Ina-assess tayo ng interviewer. There we have it. I hope nakatulong sa iyo ang lesson video na ito. Kung meron kang katanungan, ilagay lang sa comment section down below at susubukan nating sagutin para maging handang-handa ka sa iyong college admission interview. So, thank you so much guys. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!